Mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat at ang una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa aking mga subscribers na sumusubaybay ng George Sir Vlogs. At siyempre naman, yung mga super chatters natin at ang mga nagko-co-host sa ating programa, mga kapatid, marami na po ang ating mga co-host dyan. So maraming salamat po sa inyong lahat. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa George Sir Vlogs, paki-subscribe naman po at i-share, mag-like po, mag-comment sa video nito, mga kapatid, para sa ganun ay malaman natin ang opinion ng bawat isa sa atin. Ang pag-usapan natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa mga opinion or sagot ng mga limang presidenciables para sa tanong ni Boy Abunda about aborsyon, mga kapatid. Kung sino yung sumasang-ayon, kung sino yung neutral, at kung sino yung umaayaw sa aborsyon sa ating bansang Pilipinas, mga kapatid. So, panoorin natin itong video ito at magbigay tayo ng ating mga opinion, mga kapatid. Katanungan namin, Senator Ping, kung ikaw ang magiging presidente ng Pilipinas, do you think it is time to enact a law on abortion that would allow pregnant rape victims the choice of legal and safe abortion? I'll be honest, no? I don't think I'm prepared to answer that, no? Kasi lacking ako ng data. Okay. Kailangan malaman natin ano yung far-reaching implication, no, do sa babaeng na rape at hindi pwede magpa-abort. Ano yung naging consequence long term, ha? Hindi lang yung short term. Okay. Kailangan pag-aralan natin ito base sa mga datos na available. Sa personal level, sa tingin ko, wag i-abort. Pero mag-intervene ng government kung paano mapapalaki yung bata at paano mawawala yung trauma do sa nanay. Maybe with some government intervention na choice ng bata kung gusto niyang akuin yung kanyang anak or ipaubaya sa isang social services institution, ano, na kung saan lalaki na matinong bata pero wala sa kargo ng kanyang magulang. I think they should be initially on a personal level. I'm against the abortion, boy. At alam naman natin yan, ayaw natin ng abortion. Wala namang kasalanan yung bata na ibuntis siya tapos ipanganak dahil siya galing. So, wag naman maapektuhan yung bata sa mga nangyayari. Kumbaga sa ano, may healing pa naman eh. May pagbabago pa mangyayari at i-counseling yung na-rape na hindi pa naman tapos ang lahat. Na may pag-asa pang magbago ang lahat, mag-normalize lahat, maintindihan ang lahat na nangyari sa'yo yan. Alam mo anong gagawin natin. Kung ibabalik lang natin, hindi natin ma-prevent natin yung ma-rape ka. So, advice natin na hindi naman mapunta sa abortion dahil yan po ay masama. Sister Manny, halimbawa hypothetical, sinabi pa rin ng batang babae na ang choice ko ay ayokong iluwal ang batang ito dahil produkto ito ng panggagahasa. It was against my will. How do you actually answer that? Yun ang gusto kong marinig. Ito naman kasi, katulad ng sinasabi natin na counseling natin sila, pangalagaan natin sila, gawin natin ang lahat natin makakaya. Pero kung ano yung desisyon niya, hindi natin siya mapipili. Pero bawal yan. Life is life to me. Same thing that I applied to criminals. Due process of law will be observed. Equal opportunity, equal chance. I don't like taking life. So, ayoko ng abortion. But I am pro-choice in terms of other things like kung ano yung mga accessible na pwedeng ibigay ng Estado para sa family planning. When there is life already, nobody should take it away. Kasi ipinagkaloob ng Diyos yun. Dahil yung bata na yun na sinapupunan ng nanay, walang kakayanan. Ipagtanggol lang sarili niya. Buhay na yun eh. Life na yun eh. Pero mayroon kong choice ng nanay? No. Hindi lang yun para sa kanya. Buhay din yun nasa tiyan niya. There is a life inside the womb. Mayor, paano naman yung karapatan ng merong malay na ina ayaw niyang magkaanak? Tama naman yun. Pero di ba, yun yung buhay natin. Hindi ko ginusto maging basurero. Hindi ko ginusto kumain ng tira ng tao. Ba't yun ang pinagkaloob sa akin ng tadhana? Ipinilit kong magsigasig. Ipinilit kong ibangon ang sarili ko. Pinilit kong pagbutihin ang sarili ko nang makilala ko ng lipunan, ng maayos na tao. Life must go on. We must face these challenges. Mayor, but support. That's a different story.
Ako, alam mo, I will be very honest with you, boy. This is a topic that I'm very conflicted about. Because of the data that you have mentioned, I was a member of an NGO na talagang tinutulak yung pag-decriminalize, at least pag-decriminalize ng abortion, para na iiwasan yung unsafe na mga ginagawa. Pero the reason why I'm so conflicted about it, kasi ako, my faith teaches me na bawal talaga yung magpatay. Ang inaallow lang sa atin, boy, na parang yung legal abortion kung endangered yung life ng mother. Kung endangered yung life ng mother ay inaallow in very rare instances. And I think that should continue. Pero having said that, ako kontra ako sa abortion. Pero sa akin, bukas akong pag-usapan yung decriminalization ng abortion. I would like to listen to more people about it. I've listened to so much already. Pero it is something that we should... mahirap yung balancing act eh. Kasi pag nakita natin yung ipinaglalaban ng mga sumusulong sa decriminalization ng abortion, meron naman silang dahilan. Kasi pagbawal kasi nagiging underground siya eh. And pag naging underground siya, mas unsafe. Di ba mas unsafe kasi dahil hindi mo pinapayag, marami yung nagre-resort sa mas mga practices na hindi talaga siya medically safe. Yes, I think for very severe cases. Like you say, the majority of cases are rape victims. And I think that if it can be shown that they were raped and it was not consensual sex and that got them pregnant, then they should have the choice to abort or not. The other is incest, perhaps. If the mother, who is usually quite young, is not capable of mentally has mental deficiencies or is just not capable. Maybe those are the cases where we can say that abortion might be justified. If the mother's life health is in danger, if they take the pregnancy to full term, maybe that will be another possibility. But beyond that, I don't think we need to do more. This is totally against the position of the Catholic Church. Mm-hmm. Well, I cannot argue theology. All I argue is what the statistics that you have given me. 60,000 are hospitalized. Is that the figure? Yeah. Because of botched abortions. If you're a public administrator, that should be the concern. Is this death rate so high? And we can do in one fell swoop, maybe we can avoid a large percentage of that. We should do it because we want to save the lives of people. We want to save the lives of women. And that's what, in effect, we will be doing if we allow these critical cases to avail of that therapeutic abortion that you mentioned. Again, as a public administrator and as a public servant, what you are looking to is to avoid all of these tragedies. Every single one of these statistics that you have read is a tragedy in itself. It affects the woman involved, it affects the entire family, generally it affects the community, it affects them for the rest of their lives. So narinig natin, mga kapatid, ang kasagutan nila sa tanong ni Boya Bunda about abortion, mga kapatid. Si Ping Lacson, ayaw niyang sumagot kasi kulang siya sa data. Hindi niya, wala siyang numero sa mga ganyan, mga kapatid. So parang ayaw niya. Si Isko naman, hindi papayag kahit sa anong sitwasyon. Ayaw niya ng abortion. Si Pacquiao naman, hindi rin papayag, mga kapatid. Parang si Isko, idaan na lang daw sa counseling. Yun ang pahayag ni Manny Pacquiao. Si Lenny naman, mga kapatid, ito si Lenny, talagang napakatindi ang kanyang sagot, mga kapatid. Neutral lang siya, ang sabi dito, she is conflicted. Ibig sabihin, confused siya kung anong isasagot niya, either neutral siya, pro or against. So wala pa siyang tamang sagot, mga kapatid, tungkol sa abortion. Si BBM naman, sang-ayon in extreme cases only. Yung matitinding kaso lang, papayag siya sa abortion. So, yan lang po. Mag-comment lang po kaya sa comment section para sa ganun ay malaman natin kung ano po ang opinion nyo tungkol sa mga kasagutan ng mga kumakandidatong
pagkapangulo mga kapatid. Salamat ng marami. God bless po sa ating lahat.